So ito na siya guys, napakaganda niya. So napakadali lang pero napakaganda ng resulta. So ako pala si Ron's Sketch Tutorial guys, nagtuturo ako dito ng table skirting, napkin folding, towel folding at iba't iba pang tutorial. So ulit guys, yung ituturo natin ay napaka basic lang. So sa mga beginners dyan ay hindi kayo mahirapan nito kasi napakadali lang gawin nito. So bago natin umpisahan yung ating tutorial guys, ay meron muna tayong isa-shoutout. So shoutout sa iyo, Jerilyn Sirohano. So salamat po sa inyong panonood. So ikaw hindi ka pa kasama sa ating isa-shoutout ngayon kasi hindi ka pa nag-comment. So mag-comment ka na dyan na pa-shoutout transcript para sa ating next video ay isa-shoutout kita. So bago tayo magsimula guys, so ito yung table na lalagyan natin ng design. So yung haba ng table na ito is 1.5 yards and 2 inches. So yan yung eksakto na sukat ng table natin. So ito yung tela na gagamitin natin ngayon guys. So Alpha Gina yung gamit natin. So mumurahing tela lang ito. So 15 yards, bumili na tayo ng 15 yards guys. So pero hindi pa natin alam guys kung ilan ba yung magagamit natin na yarda dito sa ating design ngayon. So mamaya sasabihin natin kung ilan ba yung nagamit dito. At yung tablecloth naman natin guys, yan, pitch wheel yung ginamit natin dito pero pwede rin ito guys. So ito lang yung ginamit ko kasi all purpose na kasi ito. So hindi na medyo nakikita yung mga itsura ng lamesa natin sa ilalim. So kahit marumi or wala ng pintura, so hindi na siya makikita halos. May allowance dito ng mga dalawang dangkal. So sobra ito ng dalawang dangkal dito at dalawang dangkal doon sa kabila. So ito naman yung ginagamit na tinapin. So mura lang ito guys, 12 pesos lang yung isang pad nito. So paano ba itamtax itong cloth natin? So nasa sa inyo guys kung ano yung paraan na gagamitin nyo. So ito yung paraan natin. So dito guys, ganyan lang natin dito sa kanto. Ayan, paganyan. Tapos tutusukin natin ng thumbtax. Ganyan. Ayan na. So gaganyan lang natin guys. So parang iikot natin siya papa ganyan. So thumbtax natin sa ilalim. So hindi natin itatumbtax dito sa gilid kasi mamaya baka makaistorbo sa ating gagawing skirt mamayan. So dito naman guys ay hihilahin natin konti. Ayan. So bakit hihilahin natin? Para mamaya hindi bababa yung skirt na gagawin natin or design. So hihilahin natin konti. Ganyan. Tapos tampas natin dito sa ilalim. Yan. So yung dito guys, magkatulad rin dito sa kabilang dulo. At doon rin sa likod, ganoon pa rin dito, katulad lang. So lalagyan muna natin ng takip dito, pero dito tayo magdi-design sa harap mamaya. So ayan, natapos na natin lagyan. So wala tayong tricks na ginawa dyan. So magdi-design na tayo dito sa harap. So dito na tayo guys, so gagawa na tayo ng pleats. So gaano ba kalaki yung pleats na gagawin natin? So gagawa tayo ng 3 inches na pleats. So tatlo yung ilalagay natin, magkakasama sila tatlo. So ganyan lang natin yung ating roller. Yan. So 3 inches dito guys. So ganyan lang natin yung tela natin. So sa mga beginners dyan, so ganyan lang natin. Yan. Tapos dudukutin natin yung katapatan 3 inches. Paganyan sa ating kamay. Yan. Tapos ibalik lang natin siya dito. Paganyan. Tapos hawakan natin para hindi gagalaw at tutusukin na natin siya ng pin. So kasama itong cloth guys ha, para hindi malalaglag yung skirt natin. So pin natin. So yung pagpin guys, tusok natin kasama yung cloth, tapos palabas yung dulo. Ganyan. Tapos pabalik sa ilalim para hindi makita yung dulo kasi nakakatakot tignan kung may nakausling dulo dito. Ayan. So open pleats lang kasi ito guys, so hindi natin tatakpan ito. So dapat nakatago talaga yung dulo niya. Ayan. So gagawa pa tayo ng dalawa pa. So ganyan ulit. Okay, dito. Ayan. Dito katabi talaga sa lahat guys ng mga pin. Puso, palabas, pabalik sa loob. Ayan. So dalawa na. So isa pa. Inches. So ayan. So okay na ito guys. So nakagawa na tayo ng tatlong pleats dito sa may kanto niya. So yung pagitan niya naman guys papunta sa kabila. So 14 inches yung ano niya, pagitan niya papunta rito sa kabila. So gagawa ulit tayo ng ganito dito. So 14 inches, sukat kayo ng 14 inches pumunta rito. Ayan, so naglagay na ako ng pin dito, 14 inches to pumunta rito. So ano natin yung camera. Ayan, tapos pin natin siya dito. Ayan, so ilapit natin yung camera. So ayan, papunta rito is 14 inches. So gagawa ulit tayo ng ganito, tatlo ulit dito. Tapos dito naman sa kabila, 14 inches pa rin, papunta rito.
Tapos gagawa ulit tayo ng ganito, tatlo rin, hanggang doon sa may gilid niya. So ganyan lang guys, so ipapass forward na lang natin para madali tayong matapos. So ayan guys, natapos na nating ma-pleats lahat. So yung nagamit natin na tila dito is 5 yards lang yung nagamit natin sa ganitong kalaking table. So pupunta na tayo sa ating next step. So dito guys ay papasok lang natin siya. So ito yung ginawa nating pleats, papasok lang natin. Ayan, paganyan lang guys. Ayan. So ayan, ayan na yung itsura niya. So punta na tayo dito sa baba. So i-crank fold na natin dito. Dito na tayo guys. So hahanapin lang natin yung gitna. So ito na yung gitna guys. So ipipin natin. So ganun pa rin yung pagpin guys dito sa gitna. Tusok natin, palabas at pabalik yung dulo sa ilalim. So ayan. So i-crank fold natin pamunta rito. Siguro mga 5 inches hanggang dito pababa dito. So crank fold natin. So para ka lang nagtutupi ng pamaypay guys. Ganyan. Ayan. So hihinto na tayo. So ganyan. Tapos ipin natin. So yung pagpin guys, eh itusok mo siya lahat. Ayan. Tapos pabalik palabas dito sa ilalim. Ayan. So hindi na yan matatanggal. So ayan. Oo, diba? Napakadali lang. So, ipokus natin dito guys para makita nyo ng maigi ito. Tapos, ipin natin. Ayan. Tapos, yung pababa ay crank fold natin. So, ganito yung pag-crank fold guys. So, tutupi-tupiin lang natin. Ayan. Pabalik-balik lang guys. Tapi. Ayan, pabalik-balik lang. Hanggang dito. So, mga 5 inches. Pagunta rito. Tapos, yung pag-pin, guys. So, ganyan. Tusok natin silang lahat. Ayan. Tapos, ibalik natin. Ayan. So, ganyan lang kadali, guys. Ayan na yung itsura niya sa ilalim. Ganyan. Oo. Diba? So, ipapass forward na lang natin dito, guys, para madali tayong matapos. So, tapos na tayo guys. So, ayan na yung itsura niya. So, hanggang dito guys. Ako pala si Razky Tutorial and peace.